Hello mga idol, what's up mga katalim at mga kapanday natin dyan. So ngayon gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. Mai-share sa inyo ang karagdagang kaalaman. Mayroon po tayong repair na itak, pina-repair sa atin. Ayan, tingnan nyo. Medyo kinalawang na siya, matagal na siguro itong naka-stack. Ayan. So ang gusto raw niyang may-ari nito, kaya raw bumiyak ng nyug. Pangbiyak kasi ito ng nyug eh, kasi magsaka mag-harvest daw, kupra. Magkupra daw siya ng nyug, ito daw gagamitin niya. Pangbiyak. Pangbiyak kailangan daw matibay. Talim. Kaya siyang bumiyak ng ilang maraming nyug na hindi mabubungi. Abangan niyo mamaya mga katalim. I-test natin mamaya dito sa... Kung hindi ba mabungi. Hindi ba siya mabungi dito yung sa... Yung repair natin. Yung na inanda ko. Na-design na ba natin yung talim doon sa pang ano talaga, pang cut na mga buko? Mga katalim, andito po kami para hindi kami magsawang ibahagi ang aming mga nalalaman at natutunan. At sana rin hindi kayo magsawang manood at magsuporta sa aming munting channel. Hayaan nyo na pagbutihin pa namin na namin mga gawing tutorial. Sa mga bago pa lang dyan, huwag kalimutan, pag gusto mo ganitong video, huwag mong kalimutan mag-share at mag-like, mag-subscribe sa aming YouTube channel, pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videong ina-upload namin. Kaya guys, proceed na tayo. Master, ano nang gagawin natin sa ganyang itak? Prepare. Ano yan? Bakit may guhit, Master? Ano yan? Paano kasi yan? Ipaputol eh. Okay, matulis siya. Ganyan ang design niya. Patingan mo na, Master. Yan ang design niya. Aging design niya. Okay, sige na, Master. Ano yung gagawin mo? At check po natin yung subo. Kung mayroon pa ba siyang subo. Ayan, natatablan siya. Ayan, mga idol. Stop mo na, Master. Tingnan ko natablan niya. Ayan o. Tinablan siya, ibig sabihin wala subo. Ganun lang. Kailangan ng repair. Kasi nga wala ng subo. So, katingan muna natin to mga katalim. Saan yung grinder mo, Master? Ano muna, ready mo na yung grinder mo? Yan, anuhin muna natin yung mata para ship tayo. Idol, tingnan nyo mamaya kung anong kalalabasan ng itak natin na repair. Yan ang itsura niya, tandaan nyo lang. Maganda ba? Hindi ko alam kung ilang minutes ang abutin ito kasi nga repair to. Matagal, meron. Mga idol, pupukin ko lang. Okay. Yung mga katalim, yung tinabas niya kanina, tinabasan niya kasi nga gusto na mayari, natabasan yung bandang dulo, yung niya kasi nga gusto na ibang-ibang design, yung di matulis. Ayun, yun nga ating pukpukin natin para magkaroon siya ng patilya o kaya talim. Paglimpyo, kailangan ba dali yung paglimpyo? Dali yun. Mga katalim, yung namin, yung ginagamit namin panlinis, high-tech na. Okay, grinder lang ginagamit namin. Dito lang din ang ginagamit namin panlinis ng talaga, ng itak. Yung kudkod namin, ito yung ginagamit namin pang kudkod dati na wala pa kaming grinder, ayan. Tsaka yung kikil. Oo, yung ginagamit ng tatay ko noon, tsaka ng lulo ko. Ngayon, mayroon ng kurente, tsaka pero tuturo namin yan, yung manual. Na walang grinder na involved.
Ayan mga katalim, yan ang pinuto natin kanina. Yan ang nalagyan natin ng patilya. Ayan, ginlagyan natin ni Master ng patilya. Yan ang hinsura niya, mamaya gaganda na yan. Inisan natin. Basta kaya ng ano, walang cut-cut, walang edit-edit, organic ang video. Wala kasi kami pampayad ang editor eh, mga katalim. Hindi rin namin maaalam mag edit-edit. Kaya wala nang edit-edit para walang daya-daya sa mga viewers. Mas masiraan sila pag yung walang mga sound check yung mga video. Ano naman yung sa atin, tutorial eh. Mag-share ng kaalam. Wala po kami pambayad mga kamaster. Kasi nag-uumpisa pa lang kami. Wala pa kaming budget. Masaya lang kami na ibabahagi ang aming mga nalalaman. Wala pa kaming pambayad ng editor. Para pagdating ng panahon, gusto nyong mayroon kayong makikita ng ganitong tutorial, baka magbago isip nyo, gumawa ng itak or mag-repair ng itak, napakadali lang. Yan ang ano namin, kahit kung saan tawagin, pang ano ng mga pangsapo. Yan ang siya. Yung clip namin, wala, di namin ginamita ng clip kasi may handle siya. Hinilawan namin, tinanggal namin yung baka may iba pa may subo pa na, no? Tinanggalan namin para ano talaga, yan ang pagtanggal ng subo. Kasi pag, kapag pinukpok namin, meron pa lang part na may subo. Anuhin ko lang itong subo, papanuhin ko lang. Paliad. Paliad mga idol. Para magkaroon saan ng design niya, gusto nang mayari, paliad kasi pag... Pag inano niya sa ano niya, ginamit niya sa buko. Pag magkupra siya, yung unang tatama, yung gitna. So, maganda kasi yung liad. Liad, nung tawagin sa amin. Lagyan muna natin ang ano mga idol. Para di masunog yung ano niya. Para di masunog yung... Yan ang basahan mga katalim, technique para di masunog yung ano natin, handle o pulaan. Ayaw kasi patanggal eh. Nakalimutan ko yung gusto kong i-shout out. Tagabi Bohol. Hindi ko na ano yung pangalan ng taga Bohol na nagpapa-shout out. At basahin nagsasabi, na lang natin kunti mga katalim. Nag-order siya sa akin ng ano, ng karit kasi panggapos niya. Sabi ko, yung karit namin dito at all purpose, yung itak, nasa 1.5. Gusto niya rin yung kalidad. Kahit anong subo namin dyan, kung gamit nyo naman, pero sa kayo gumamit at di kayo marunong maghasa, paano patikasin ng talim, ganun din naman yun. Mabibiyak din yan. Mabibiyak din yan. Sa klase din yan ang bakal na na gagamitin. Yun nga. Kasi, nakita nyo sa amin dito na itinataga namin. Yung bakal kasi, kami mga panday, hindi namin alam yung mga bakal na magandang klase. Malalaman lang namin yan pag gagamitin na, ititest. Yun lang namin nalalaman yan. Yung magandang klase bakal. Nakita nyo naman yung mga gawa ko, tinitest ko talaga kung maganda bang klase yung bakal. Kasi pag hindi natin i-test, hindi natin malalaman kung magandang klaseng bakal ba siya o maintang klase. Kaya nakikita nyo sa mga ibang mga video ko na tinitest ko talaga, putol ko ng pero master bilang panday, siyempre sa tagal muna ng panday, alam mo na yung mga magagandang bakal. Hindi naman natin yan malalaman sa tingin lang. Kailangan talaga i-test. Kasi hindi naman tayo eksperto na sa tingin pa lang natin, alam na natin yung klase ng bakal eh. Pero yung ano master, yung gaiba ng chinso, maganda ba siyang bakal? Mayroon din maganda, mayroon din hindi. Mayroong original. Mayroon din local. Mayroon din original, mayroon din local. Sa bearing naman master, sa bearing naman. Ano maganda sa bearing?
Ganon din sa biring, kasi lahat ng uri ng bakal na ginawa ko ng mga itak o kitchen knife, iba-iba talagang klase. May maganda, may hindi rin maganda. Kahit anong kahit sinong magaling na panday, hindi talaga maano pag ang bakal ko, kahit ng klase. Kaya nakalipindi lang yun sa klase ng bakal, kahit magaling pa yung panday na gumawa, yung bakal naman na ginawa niya, mahinang klase. Kaya malalaman mo lang yung maganda klase na bakal pag ginagamit mo na para i-test mo. So makita mo doon na magandang klase pa ng bakal na to kasi hindi siya nabungi. Kaya nakikita nyo mga katalim, pagkatapos ko na gawa yan, i-test ko talaga sa matitigas, pero dahan-dahan lang. Kasi once na mabungi siya, kunti lang, madaling hasain. Lilakasan naman natin, malaki yung bungi. So, malaki yung ano natin, ma-repair natin siya. Maganda yung mahina lang, para madali lang siyang hasain. Hasain mo lang, pwede na. Master, ano yan? Tapos na ba yan? Okay na, ano na, linisan ko lang to. Hindi, mainit pa yan. Hewa ka naman. Ayan, ganito lang, okay. Sabi ni Master, kahit mainit, para tuloy-tuloy, walang cut, organic, ano na natin kasi may hawakan naman siya. Walang magaling na panday, sa klase lang ng bakal yan, mga katalim. Na, alayin ko na, upgrade ko na. Upgrade, hadid na. Why? Lahat ng bakal na test ko na. Hindi natin yan malalaman sa tingin lang. Malalaman natin yan pag ititest natin. Hindi, pangitong unwire. Unwire. Ayan, kaya kita nyo mga katalim, ititest ko talaga. Yung iba nabubungi, yung iba hindi. Klase kasi ng bakal yan eh. May pundido, mayroon namang mahinang klaseng bakal. Sunod sa pundido, sunod sa class, sunod sa original. Ganun yun. Kasi hindi naman natin yun malalaman. Hindi naman tayo eksperto sa mga bakal na tingin lang malalaman natin ang magandang klase. Kaya yan mga katalim, natin. Sa guide bar ng chainsaw mga katalim, mayroon ding magandang klase, mayroon ding hindi. Ayun nga, proceed na tayo kasi para matapos na natin, mainit itong makamakano yung wire. Linisan ko lang mga katalim. Yan mga katalim ha, grinder yung natin. Kaya natin dinano din sa spy niya para yung spy niya magpantay. Kaya nga, repair nga eh. Gawin natin bago. Kaya nang ginamit natin talim sa grinder yung ano yan, pang bakal, pang grind. Mga katalim, ang inuna ni ng master ay ang ilog.
kanal-kanal. Malayo tayo kasi mainit yung ano ng kalsik ng ano. Yung talsik ng ano mainit. Kaya lalayo muna tayong kamera. Hindi naman nakatutok kay master. Palitan natin yung ubat-ubat. Palitan natin yung grinder kasi naano siya eh. Mamatay. Patay-patay. Dali alaya ka, 15 minutes. Magsubo pa, magbangkat pa. Kailangan mag nagpanday kayo kataling, ganyan ang ano. May nakasapatos kayo, nakahaba ng pantalon kayo, tsaka naka ano. Yung mga talsik ng ano kasi, yung ano ng ano, baga, hindi kayo manapasok. Yan mga kataling, bago pa yan, walang cut naman yung video natin. Makikita nyo na, linis ang kagad namin. May tsura na katalim, mayroon na ganoon lang ang paglinis ng katalim. Ito yung ano natin, yung pambapping, ayan ang pambapping natin, ganyan.
Number ano? 80 at 130. Dating dito. Napakadali lang mag-prepare. Kung may hawakan kayo, tira, hindi na. Ngayon nyo na, linisan nyo agad. Palitan na naman natin. Palitan na nga naman siya. Talim. Ha? Oo. Oh. Ayan, palitan natin ng talim. Thank you.
sub claim. Ano natin yung ano yan, master? Tapos na? Tapos na, subunan natin yan. Lagay mo ng kanong muna, master. Ano, kasi videohin ko yung ano, talim. Huwag mo na videohin, master. Akin na yung talim. Luis, low battery. Yan, low battery. Subcharge. Yan na, kaya nag-video to. 10 pa man. Oh, saan ko? Wire? Wire ha, may malipat. Palit-palit lang yan ang talim ng grinder, bapping, pang-grind. Nina, hindi na tanay kung limpyo na. Hindi na nagipaso. Ayan na mga katalim, yung ano natin, yung ayan. Ano na natin, yung ano natin, yan ang ano natin kanina. Maganda na siya katalim, hindi katulad kanina, kalawa. Ngayon maganda na siya. Ito niya ng ano niya, ayan, makita nyo naman. Ayan o, oh, maganda na siya. Ayan, isubahan na natin ngayon. Ngayon, subahan na natin to. Kasi taga na natin to sa ano. Ay, nana. Na! Ano yan, lo? Eh, bayaran ko na di pagpa. Ingat. Ah, sige. Yan, mga katalim. Ano natin? Magsubo na tayo. Ayan ang ginagamit namin. Baon ng yog. Mas mainit siya. Madaling makaluto. Test agad natin. Ayan, nilublog natin sa tubig nga kasi yung handle niya baka masunog. Nilagay natin ng basahan. Gamitin niya kasi yan mga katalim, pambiyak ng nyug. Mag-harvest kasi sila nun sa nyuga nila. Hindi na nagagamit ang palakol. Magkupra sila, magkupra. Okay, shout out nga pala sa mga Bisaya. Mga Bisaya diha, shout out. Shout out sa mga Waray. Shout out sa mga Bisayang Panday. Sa mga katalim dyan, shout out. Ato ninitestingan sa waray-waray pa. Kung mailubayin na itong gihimong akuan na sundang kay bayin mag-ibang testingan tayo ni ato ni akunong ba ato ni testingan atong sundang kung pasigma pangag o lili kay pangkuan niya sayang kuan pangkupra. Harvest na siya. Oh, subo na, subo.
imposibleng hindi kayo matuto magsubo mga katalim. Ganun lang mga katalim, puting-puti. Mga katalim. Kaya imposible na hindi kayo matuto magsubo. Ulitin nyo lang panood ang aming mga ginagawang tutorial hanggat sa matuto kayo. Kasi naman, bago ka maging panday, maging master panday, dadaan ka muna sa helper at dadaan ka muna sa mga maraming pagsubok at pagkakamali. Hindi agad na parang nag-aaral ka, umpisa ka muna sa grade 1 bago ka mag-college, hindi lang pwede agad na high school ka agad. Yan mga katalim, kailangan ang pukpok natin mga katalim sa spine lang at saka sa gitna. Huwag natin pukpukin yung talim, yung may subo na part. Bakit? Kasi nga may subo siya. Machance na mabungi ang ano natin, ang talim. Kasi may subo. Ano master, hasain mo pa ba yan? Hasain ko lang konti. Ah, baka kasi hindi tumalab dun sa ano, kasi nga... Ya. Tingnan na. Oh, mga idol, tingnan nyo ha, puting-puti. Yan na yung patingin, master. Ayan na ganyan mga idol, maganda na siya, malinis. Yung ganun lang mga katalim, malinis na siya. Hindi katulad kanina, pangit yung ano kanina. Ngayon, maganda na. Oh, balayin mo na master, kasi 16 na master. Asahin mo na ng mabilisan, kasi nga mahaba ng ating video. Tanggal muna natin yung ano niya. Parang bungi-bungi. Yung mga bungi ko maliliit. Diitin na, diitin na. Katalim. Sige. Okay.
Good na. Dulas kasi kaya ayan, medyo mahirapan si Master. Pero ang testing lang namin natin dyan, hindi siya mabungi dun sa baho. May bagong gawa yan. Ayan. Ayan, Master. Ayan, tingnan Master. Dahan lang Master. Okay, ang hitsura ng itak natin Master. Okay, ganyan ang hitsura ng itak natin mga katalim. Ayan, maganda na siya. Compare dun sa kanina. Oh, hanggang daw na lang. Ha? Linisin ko muna yung ano, handle para maganda tingnan mga katalim. Grabe, lagyan ano kasi nga yung ka ano nang may oras ba ako? May oras ba? 20 plus 30 plus 20. Sige pa, sige, okay pa. Yun, full storage ta. Yan, ganun lang mga katalim. Inayos na namin yung handle ng ano, nang mayari, para pag ano na mayari, banda. Magawa din kami ng tutorial paano mag yung ano ng handle. Ayoy, subok pa natin sa tubo, mga katalim. Na! Tubo. Ay, napakatukoy yung kanong wire. Mga katalim, subok natin sa tubo kung... Ano pa nila? Tara, saka lang muna. Oh, sige, sige. Ayan. Naman nalumi yung ano natin mga katalim. So magandang klaseng bakal siya mga oh. Magandang bakal ang ano niya mga katalim. Ayan, pabalihada tungkol. Ayan mga katalim oh. Tad-tad na lang ano yan. Kasi pag bumili sa amin, tinano namin niya tinitis. Okay so, na mga katalim. So mga katalim, magandang klaseng bakal to kasi matibay siya. So, ang masasabi ko sa lahat ng viewers, wala pong magaling na panday sa buong mundo. Sa klase po lang bakal yan.
Kasi iba't ibang klase ng bakal, may mahinang klase, may magandang klase. So itong klaseng bakal na na-refer ko, ibig sabihin magandang klase siya. Kasi na-test natin, inano natin ang yog, tapos tinesting natin sa tubo. GI pipe. So wala na, wala siya mapungi. So ibig sabihin, maganda ang klaseng bakal na to na ni-repair natin. So shout out ka pala sa lahat ng mga viewers namin. Sana wala, hindi po kayo magsasawa sa pagsubaybay sa lahat namin mga tutorial. So good luck sa inyong lahat. Hindi hindi rin kami magsasawang mag-share na magbahagi ng aming kalaman. Master, wala ka bang sasabihin? Shout out mo si ano? Si Mercado TV. Masyadong mahaba na kasi oras eh. Nahirapan kami mag-upload kasi wala kami wifi. Na wala kami pa. Ang signal kasi dito, mga province kami. Nasa province kami. Shoutout mo na si ano? Shoutout kay Kamerkada. Shoutout niya pala sa kay ano, Kamerkada TV at saka kay Bagtik Channel. Shoutout nga pala kay Ernesto Barameda na patuloy sumusuporta sa aming YouTube channel. Hanggang daw na lang mga idol, magandang tanghali. And maraming salamat sa lahat. God bless always.